Hello guys. Magbe-bake tayo ng coconut macaroons. Manood lang kayo. Sana po magustuhan nyo. Kailangan lang natin ng sapal ng niyog. Pero kung gusto nyo po ng desiccated coconut, pwede rin kayong gumamit nun. Pero dahil sayang yung sapal ng niyog, sapal yung ginamit ko. And buttercup lang po gamit ko. Mas mura kasi siya. And same lang naman yung lasa ng coconut macarons. Kahit simpleng butter lang. Wash sugar. All-purpose flour. Vanilla. Apat na itlog. Condensed milk. Jersey po yung ginagamit ko, pero pwede rin kayong gumamit ng kahit anong brand na gusto nyo. Pwedeng Alaska. Medyo pricey lang. Mas mura kasi yung Jersey and masarap din siya. Iba-iba nga lang yung consistency ng Jersey condensed minsan. Unlike sa ibang condensed milk. Okay, let's start. Ito na rin ang gagamitin kong bowl. Kaya pagsasama-samahin ko na lang. Pero dapat una nyong i-mix yung butter and sugar. Tapos itlog. And then vanilla. Hanggang sa ilagay nyo na yung harina. And condensed milk and harina. Pero dahil tinatamad ang inyong mommy, ganyan na lang, pwede na yan. Dapat yung butter nyo is melted na siya or soft. Yung sa akin medyo malamig pa siya sa gitna, kaya nahihirapan akong haluin siya dyan. Kaso kailangan ko nang i-bake eh. Aalis pa kasi ako. Yan, haluin nyo lang ng haluin. Wala namang kasalan-salan yung macarons. Kahit anong unahin mo, pero mas maganda, mas madali kung melted na yung butter, mga mamshies. Ito yung favorite kong tinapay nung bata pa ako kasi sarap, tapos ang liliit. Ang cute yung mga liner niya nun, yung colored pa. May orange, green, yellow, red. Ngayon, hindi ganun ginagamit ko eh. Madalang na lang kasi ako makakita nun sa mga baking store, kaya white or brown lang available sa store na binibilan ko. By the way, meron po akong dalawang store na laging binibilan ang Baker's Gadgets sa Baliti in front of Coca-Cola. Ang isa po ay sa Angeles. Bake Pink House. Napakabait po ng owner ng Bake Pink House. I suggest you to buy to them. Search nyo lang po ang Bake Pink House. Kahit malayo kayo, nagsiship sila. Mabait po talaga yung may-ari. Pwedeng GCash payment or bank. True bank. Yan ang aking favorite na condensed. Masarap kasi yung Jersey kahit na mura lang siya, unlike other na mumurahing condensed. Hindi ganun yung consistency niya. Kahit sa leche flan ko, Jersey condensed ginagamit ko. Kasi masarap talaga siya. Pero minsan, siguro yung mga ibang baker dyan, napapansin din to. Iba-iba yung consistency niya. Look at this one. Kung hindi mo siya tatanggalin, hindi siya ganun kabilis mag-pour sa bowl. Hindi siya tumutulong kusa kagaya nung una, diba? Pero same lang yan. Same ng label. Ayan, sahirin natin, sayang. Sana po magustuhan nyo yung recipe ko. Try nyo po. Sayang yung mga sapal ng niyog nyo.
And by the way guys, pwede siyang steam lang kung wala kayo ng oven. Pwede rin siya sa oven toaster kasi madali lang siyang lutuin at okay lang na ma-toast siya sa taas. 20 minutes siya steam sa medium fire. Pakuluan nyo muna yung tubig bago nyo isalang and then 20 minutes. Gamit lang kayo ng photo molder and cupcake liner para ma-steam nyo siya. Masarap siya. Mas masarap yung sapal ng niyog kesa sa desiccated coconut. Pero mas madaling masira ang fresh coconut kesa sa desiccated. Kasi yung desiccated na ano na siya eh, na powderized na siya. Gumamit na siya ng technology. Unlike sa fresh niyog. Ayan, haluin mo lang ng haluin. Hanggang wala ng butter na buo-buo. Sana naririnig niyo yung boses kong mahina. Ayan, lalagay ko na yung itlog. Whenever I put egg, I check it one by one if okay pa siya. Minsan kasi may mabahong egg. Kaya huwag mo nang ilagay pag mabaho na siya. Pwede mo naman siyang amuyin bago ilagay one by one. Pwede rin basagin mo muna sa isang mangkok one by one para maiwasan natin yung sira na yung egg and then nahalo na sa mixture. Tendency nun is itatapon na natin lahat ng mixture kasi nahaluan na ng bulok na egg, diba? Sayang. Hirap-hirap ng kita ngayon ng buhay. These macarons is our merienda for today. Pero gumagawa ako ng macarons pang tinda. But this one is for merienda only. Kaya kahit papano na lang pwede. Yan, haluin mo pa rin. Haluin mo ng haluin hanggang mahilo. Pasensya na kayo sa aking camera, malabo. And hindi ganun kaganda yung aking table kasi kahoy lang yan na may rinolium. Sana makita nyo akong magpa-vlog sa magandang area na next time. Mga lalagyan ko, mga puto molder, pero masaya na ako dyan. And yun nga, dahil wala akong mga equipment na pang-vlog, wala akong camera, wala akong mga chena-chena, kaya ganyan pa lang yung quality ng vlog ko. And wala akong mic, kaya mahina yung boses ko. Yung boses ko pa naman is rude, ewan ko, ba't ganun? I can't sing, I can't dance, but at least I can bake. This is just my talent, guys, ang mag-bake. Ewan ko kung talent to, fashion or skills. Hindi ko ma-determine kung ano talaga siya. But for me, ito lang yung kaya kong gawin na pupuna ako. I mean, sinasabi nila, ang sarap naman ng cake mo. Ang sarap naman ng ginawa mo. But when I dance, sabi nila, ang pangit mo sumayaw. Sad but true. Hindi ako magaling kumanta at sumayaw. I-mix lang ng i-mix hanggang sa mawala na yung flour. Pag hindi na visible ang flour, okay na. Yan. I-scrape mo yung gilid ng bowl para makuha mo yung nasa gilid. Sayang eh. Anyway guys, you can add raisin. Ano pa ba? Raisin sa toppings, nuts, or kahit ano na gusto nyo. But me, I preferred na plain macarons lang. And pwede rin kayo maglagay ng flavor. Marami ng flavor na pwedeng ilagay dito kasi meron ng ubi condense, buko pandan condense, melon condense. So, hindi ka na mahirapan. Pati yung color, yun na rin. Promise, mag-enjoy ka when you see the
ano, outcome or the actual na na pag na-bake na, yung lalo na yung buko pandan, condensed by Jersey, napakabango and color green talaga siya. Try it guys, merong available sa mga supermarket, sa mga baking store, may mango, meron silang, if I'm not mistaken, meron silang mango, buko pandan, chocolate, ube, ano pa ba? Melon yata, sa Alaska lang yata yung melon flavor. But check nyo rin po. Ayan guys, I will use baking pan, 12 holes na pang 2 ounce yan. But ang aking cupcake liner is 1 ounce lang. Kaya lalapad lang siya pero maliit pa rin. Kasi hindi kakasya ang 12 pieces, 1 ounce sa tub. Kaya 1 ounce lang dapat. Ay, hindi kakasya yung 2 ounce na 12 pieces sa tub. Kaya 1 ounce lang. 1 tablespoon per liner. Ayan, dapat nag-preheat ka na ng oven mo ng 180 Fahrenheit. Ay, hindi. 180 Celsius lang pala. Tama ba? 180. Oo, 180 lang. Kasi 350 Fahrenheit is 180 Celsius. Basta ganun. Sana gets niyo yung sinasabi ko. And 20 minutes ko siyang sinasalang para medyo brown yung top. Pero kung gusto niyo ng moist or mas light yung color, pwede na sigurong 17 minutes. Bantayan nyo na lang, depende din sa oven nyo, mga mamshies, kung gaano kainit or kung ilan ba yung isasalang nyo. Sorry sa ingay ha. Wala kasi akong ibang baking area. Yung bahay kasi namin, kwadrado lang. Salamat guys sa panonood nyo. Kahit hindi ako magaling na vlogger, kahit hindi ako professional baker, marami pa rin nanonood sa mga vlog ko. Marami pa rin napipilitan. Thank you. Sana magamit nyo yung mga napapanood nyo sa akin. But I'm sure that you will like this recipe naman. Although I'm just a baker from scratch, alam ko naman na masarap naman ang mga baked goods ko. Pero iba-iba pa rin tayo ng panlasa. Baka maaring para sa akin okay na to, para sa inyo hindi pa. Well, kung matatabangan kayo, just add some sugar. Kung natatamisan naman kayo, you can lessen the sugar or the condensed. If gusto nyo naman ng mas maraming niyog, pwede rin. If you want it to be saltier or mas maalat, just put some salt. Ayan guys, mapupuno na siya. Ganyan lang, dapat mga 3/4 lang sa liner. Sorry po talaga sa ingay. Yung mga kids ko kasi is magugulo talaga. Nandun lang sila, nakahiga, nanonood. Pero maingay pa rin kahit nanonood sila. Puro po kasi sila mga boy. Ayan. Takal lang ng takal hanggang sa maubos natin ang mixture. Alam ko guys, marami sa inyo gusto yung macaroons. Dahil yan ang ating mga tinapay noong tayo ay bata pa. Pero meron ding ayaw yung macaroons dahil sa niyog. Magugustuhan to ng mga kids nyo kahit i-bake nyo lang for merienda. Pwede rin pangbenta guys. You can sell the 12 pieces sa presyong gusto nyo. Mag-costing muna kayo kasi mas
feeling ko mas mura yung mga sangkap sa amin kasi malapit kami sa market, walking distance lang. Ay, natapon. Messy na. Ganyan ako lagi, guys. Palpak. Pag ganyan, tanggalin nyo na kasi didikit yung liners sa na-bake nyo. Nakakataka. Ang bango na, guys. Kahit hindi pa na-bake, mabango na siya. Sorry, that's my son. Maingay. Ang aking mga chikiting. Sana hindi pa masakit ang tenga nyo. And guys, malapit na. Isasalang lang natin yan for 20 minutes. Ipapakita ko sa inyo ang outcome. Konti na lang. Maluluto rin yan. Chillax lang kayo. Ang mga nabibake ko, guys, ay pinapatikim ko sa mga tita ko, sa mga anak niya, sa ate ko, sa mga pamangkin ko. Kasi madalang lang silang nakatikim ng binibake ko. Usually, sakto lang ang binibake ko sa mga order kasi minsan walang sangkap. Pero ito, lahat ng mabibake na to is mimeriendahin lang namin. Okay guys, isasalang na natin. I'll be back. Ayan, ang bilis, diba? Luto na agad. Nakagawa ako ng 6 dozen sa reciping to. Depende sa inyo kung magkano yung ibebenta. Ayan, ganyan yung ano niya. Yung loob niya. Hindi kita yung mga niyog. Meron talaga siyang konting black-black. Dahil sa niyog. Sana nagustuhan nyo. Bye-bye!